time. Okay, we discuss about time. From Numbers 9, verse 3. We observe the Passover, the 14th day of the month at twilight. So we zeroed in into two main concepts there ng time. 14th day at saka 14th day of the month at saka twilight. And then we discussed paano kaya ilang araw kaya ang isang buwan nila? Kasi in Gregorian dagdag lang ka. Kasi sa Jewish tradition sila ay 15 ng February and then 15 ng March. Yun yung bilang nila, yung mga naiin, etc. No, meron silang sariling calendar, Hebrew calendar. And you can access that on internet. Yes. Okay. So sa kapakanan namin na lima, na wala kami maraming salamat sa information. Pero doon kayo. Amin to. Yung aming proseso. Kaya gusto namin sagutin batay din sa aming pag-uusap. Pero maraming salamat, 15-15. Pero alam naman natin na yung mga Hudyo, mga celebration sila talaga, ng kapatak yan, nasa batas nila na dapat ay tamang araw at tamang oras. Okay? So, ang sa aming discussion din, alam ng twilight, ano ba kaulugan ng twilight? Kasi hindi naman ma-measure yung dati na alauna, alas dos, alas tres, alas cuatro. We just surmise that, anyway, they measure their day. We refer to nga sa Genesis pa when the statement there, at sa aming translation, I don't know the other translations. Kasi alam ko sa King James, God created the universe. Pero sa aming translation, sa NAP, di ba, Father? sa translation sa NAP, binabasa namin, nakalagay, in the beginning, God created the heavens. Di ba, sister? God created the heavens and the earth. So we also ask, bakit plural ang heavens? So we just share the story based na rin sa aming nakwento na, you know, time sa kanila, heavens kasi may twilight, may dark, may morning, at saka may dawn. So yun na naman yung aming sa time. So and twilight also is very important because yun yung hindi pinakamainit na araw, na oras ng araw, tapos hindi na pinakamalamig na or kaya very ano siya na uwi ng mga tao at saka yung langit medyo mapula-pula na at saka magandang itsura niya. And ako personally na share ko yung napanood yung Fiddler in the Roof na movie na kumakanta siya, di ba? At saka yung disappointed din siya nag kumakanta ng song na yon. Ano nga yun? Sunrise, sunset. Okay, so sa amin lang na-observahan, sunrise, sunset nga, kasi hindi naman sa totoo lang, hindi naman nag-rise sa kanan sa set yung sun, it's the earth. That, kasi before, sabi nga namin, kwento namin, yung worldview nila noon, medyo yung ang earth pa yung center ng universe. Kaya yun ang song nila. So sa time, doon lang aming ano, bakit 14? Kasi sa amin, katulad ng Jubilee Year celebration nila, we associated that na 7 times 7. Siguro mahalaga din kasi halaga sa kanilang number na 7. That's why sabi din ni brother, 15, papatak siya after counting 7 days, another 7 days. So, naghanap din kami, nakakatuwa kasi naghanap kami ng hanggang ilan bang buwan, ang tanong namin, hanggang ilang araw ba ang buwan ng mga Hudyo? Nagbilang kami, naghanap kami ng mga numbers, may 28 days sila. Pero after that, 38th year na. So, aming conclusion sa aming abot mapag-usapan, pero alam ko may makasagutan naman yung iba, 28th day lang yung kanilang month. At siguro umuunti pa yun o dumadami pa, depende sa kanilang kalendaryo. Alright, that's a very good try. Alright. When we research, kasi ang kanilang ginawa, New Testament, okay? Ang inyong ginawa is Old Testament. When we deal with Old Testament text, it is advisable to use commentaries
from the Jewish tradition. And then you can complement it with commentaries with the Roman tradition or Christian tradition, so to speak. So that's a good try, pero you have to dig more. You have to dig deeper to find out saan ba talaga, ano ba talaga. Yan. Pero ganyan kayong dapat takbo ng discussion. And be careful of putting your own interpretation in the interpretation of people of that time. The cosmology today is different from the cosmology of that time. And the way of thinking, our worldview today is different from the worldview. Pag sinabing heavens, ang daming layers yan. There's 7, 2nd, 3rd, 4th. Kasi nga, pati yung mga anghel, may mga ano yan. Oo, at saka pag sinabing heaven, tingala sila sa ano, kasi akala nila yun na nga. Pero ngayon, iba na. Pero tumitingala pa rin tayo sa